trucks nito, ano po, doon sa Riles. Napakalaga po niyan. At dahil dito, may mga suspension po sa operasyon ng PNR. Limang taon ito. Limang taon. Medyo matagal-tagal ito. Pero napakahalaga itong proyekto nito. Talagang yung transport system natin, yung public transport, lahat ng klase, talagang dapat ayusin. Kung hindi ayusin yan ngayon, kailan pa? Makakausap po natin si Mr. Jeremy Regino, ang General Manager mismo ng Philippine National Railways. Magandang umaga po, Mr. Regino at GM Regino. At maraming salamat sa pagtugon niyo po sa amin dito sa Umaga DS Report. Magandang umaga, Henry. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong magpaliwanag po. Naku, salamat po. Salamat. At okay, unahin natin yung mahalagang impormasyon. Suspindido ang operasyon ng 5 taon dahil dito sa rehabilitasyon ng Riles ng PNR. Saan po mag-umpisa ito? Saan magtatapos? At gano'ng kalawak yung gagawing rehabilitasyon? Overall po, ito ay magsisimula sa Governor Pascual sa Malabon hanggang Calamba. Hindi po apektado ang biyahe po Calamba papuntang San Pablo, Calamba papuntang Lucena, at Calamba papuntang Naga. Hindi po apektado ito. Ang nag-aaralan pa po namin na maayos ng maigi kung paano po natin isasagawa ito na at the least burden to our passengers. Baka mauna po ang sukat or alabang to Calamba at susunod naman po ang tutuban to sukat pagkatapos Governor Pascual to tutuban at saka Governor Pascual to tutuban. Bago na namin po isagawa ito, mga 2 buwan bago isagawa ay magbibigay po kami ng muli ng abiso sa ating mga kababayan. So ang first phase po ba ito? O ito talaga yung proyekto hanggang Calamba lamang? Opo. Ang ginagawa ho natin ngayon, yung tinatawag na North-South Commuter Rail. Ito po ang bagong bagon o bagong linya, bagong train system na itinatayo po natin mula Clark International Airport, babagtas po ng Metro Manila, hanggang Calamba po. Dire-diretso po ito. 150 kilometers na linya po ito, dire-diretso po. Ito yung 5 taon ang tatagal, itong north-south. Opo. Sa akin, gustong-gusto ko ito dahil tagal ko na sinasabi, napakahalaga ng ating train system. Talagang kailangan ng rehabilitation. At kailangan, sabi ko nga, kailangan extend. Dati po kasi may hanggang Bicol. Yan po ang sinasagawa namin ngayon. Inaayos po namin ngayon ang daan po mula Calamba hanggang Bicol. Yung mga bagon ho na ginagamit natin mula Governor Pascual, Malabon hanggang Calamba, ay siya naman pong gagamitin natin ngayon mula Calamba hanggang Legazpi. Inaayos na po natin mga riles. Ngayon po, meron na tayong biyaheng Calamba hanggang San Pablo. Next week po, magkakaroon po tayo ng biyahe mula San Pablo hanggang Lucena. Bubuksan na po natin yan. At meron din po tayo ngayon Naga hanggang Sipokot. Later this year po, diretso na po tayo Calamba hanggang Naga. At early next year po, hopefully maayos na po natin hanggang Legazpi. So yung mga bagon ho natin, mga equipment natin, mga kasangkapan ho natin na hindi nagagamitin, hindi mo pansamantalang hindi natin gagamitin dito sa Metro Manila, siya naman ho ang gagamitin natin southward. So makikinabang naman ho dito yung paghinto natin ng operasyon dito sa Metro Manila, ang makikinabang naman po ang mga kababayan po natin mula Calamba patungong Bicol po. Madadagdagan. Opo. Inaayos na po namin ang daan po. Yung mga tulay po, isa-isa ho nating inaayos. Yung release po, inaayos ho natin po. Mm-hmm.
Pagkatapos, itong ginagawa ngayon hanggang Clark na, matatapos po ba yan sa loob ng 5 taon o even before matapos ang 5 taon? Sinasabi ko po ito dahil sa akin nga po, alam ko dati ano, meron hanggang norte yan eh, hindi lamang Pampanga eh, no? Hanggang Ilocos yan sa aking pagkakaalam, noon-noon pa yon. Meron bang posibilidad na ma-extend pa yan from north to south? Opo, ang prioridad po natin ngayon ay bigyang prioridad to ang rail system, ang development ng rail system sa Pilipinas. Kasi alam niyo po, kahit sa ang maunlad na bansa, hindi po unlad ang bansa, hindi natin mare-resolve ang problema sa trapiko kung hindi natin ayusin ang ating train system. Yes. So, kaya ang hinggil naman sa tanong mo kay Henry kung kailan magsisimula ito, mauna pong matatapos ang Clark International Airport hanggang Valenzuela. Siguro late ng 2026, partial operation na tayo mula Clark hanggang Valenzuela. Yung 5 taon ho na sinasabi natin, that is from Clark to Calamba. Pero bago ng 5 taon na ho yun, meron na ho tayong mararamdaman na konting ginhawa po. Ang kabutihan ho nito, pag naayos na ho natin itong sistema natin dito mula Clark hanggang Calamba, yung mga naninirahan po, mga taga Bulacan, taga Pampanga, taga Laguna, hindi na po kailangan mangupahan dito, mga nagtatrabaho po dito sa Metro Manila. Pwede na magbalikan. Pwede na magbalikan. Kasi po, ang tinatayo noon natin, every 15 minutes, may biyahe. Bawat train set po, 8 sets po ito. At ang top speed po nito, ang pinakamabilis na speed po nito, is 120 kilometers per hour. Yung diretso naman ho natin na tinatawag na Airport Express, yung diretso hanggang Clark International Airport po mula Metro Manila, ang top speed po nito is 160 kilometers per hour. So magbabago ho ang anyo dito sa ating bayan po. Malaking bagay. Kaya nga humihingi po kami ng konting pag-unawa po sa ating mga kababayan, kasi ito pong sakripisyo natin ngayon, sakripisyo po talaga, ay kinakailangan ho natin gawin ng sagay maayos na ho natin ang pampublikong transportasyon natin dito sa ating bayan. Ano po ba ang pinagkaiba ng bagong proyekto natin na North-South Commuter Rail sa Lumang Bagod? Bakit ba natin masyadong binibigyan ng prioridad o emphasis o inaapura natin matapos kaagad itong North-South Commuter Rail? Mm-hmm. Malaki po kasi ang pinagkaiba po nung mga lumang bagon natin ngayon sa bagong bagon natin na ilalagay po at itinatayo. Kung tayo po ay namamasyal sa mga ibang maunlad na bansa, makikita po natin very advanced na po ang kanilang train system. Yes, yes. Ang dati mong ginagawa ngayon ay catch-up plan po upang sakaloy at party naman tayo sa mga kapitbahay natin. Alam niyo, totoo po yan, GM, ano? Talagang minsan nakakainggit eh. Maiinggit ka na lang eh sa ganda ng kanilang transport system, yung kanilang train system, yung kahit saan pupunta, napaka convenient, hindi ka na kailangang magsasakyan pa o magkotse pa, no? Dahil napaka-convenient ng public transport. So mga ilang libo po o gaano karami ang makikinabang dito sa proyektong ito? Pagtapos na ho itong proyektong to, mga 800,000 passengers po ang kapasidad po nito, minimum of 800,000, 700,000 to 800,000. Kaya po nito bawat a day. Opo. So kasi ho, every 15 minutes may bagong biyahe po. Tapos bawat
bagon ho na sasakyan natin, walong dugtong-dugtong ho yan. Yung nakikita po natin sa line to ngayon, yung recto hanggang Antipolo, apat po yan na dugtong-dugtong na bagon. Yung sa line 1, yung Baclaran hanggang North Avenue, apat din yan na dugtong-dugtong. Ito, walo. So, times 2. Oh. So, makikita, tapos mas mabilis ang takbo. So, kitang-kita ho natin ang pinagkaiba at ang kapasidad do. In terms of face safety features, malayo din po itong pinapalit po natin sa lumang bagon. So, yung lumang, dito ngayon ho, sa PNR natin ngayon, every hour ang biyahe natin. At the maximum, 5-car train set per bawat biyahe. Every hour po yan. Dito sa tinatayo natin ngayon, every 15 minutes. 15 minutes. Ang speed ng lumang bagon ho natin, may speed restriction ho tayo, gawa ho ng safety considerations, 30 kilometers per hour lang po. Nasa lupa po ang kasalukuyang PNR po. Ang tinatayo ho natin, elevated po, nasa taas po, katulad ng line 2, line 3, at saka line 1. So, kasi ngayon po, 8 inches lang pong umabot ang baha natin dahil sa habagat o dahil sa bagyo, hinto na po ang operasyon. Dito po sa bagong tinatayo po natin, pinakahuli po silang hinto sa operasyon sa panahon ng tagbaha. Tutuloy, pwede pa rin po tayong halimbawa may habagat, nagtatrabaho tayo, nag-aaral sa Metro Manila. Makakauwi pa ho pa rin tayo sa probinsya kasi elevated po yung trend natin, no? So, kumbaga, environment resilient tayo. So, in terms of safety features po, yung itong bagon natin ngayon, manual po, parang may yan, halintulad natin sa air condition na saraw na jeep. Yung tinatayo ho natin, parang Tesla electric vehicle po. Autopilot ho ito, parang aeroplano. Pwede patakbuhin ng sarili lang niya kahit walang operator po. Pero syempre, lalagyan pa rin ho natin ng operator, paniguro lang ho. At hindi ganun ka, yung iba kasi, yung ano tawag ito? Patalbog-talbog ka? Opo. Actually ho, yung bagon natin ngayon, dito sa lumang PNR, kung mapapansin nyo, para tayong nakasakay ho sa barko. Dapat ho, ang ideally ho, ang isang bagon, ilagay lang ho natin isang basong tubig na puno sa lamesa ng bagon, sa lamesa sa loob ng bagon. Hindi ho dapat gagalaw o magbabibrate yung tubig man lang sa loob ng baso. Yun. Oh. That is the ideal test of the track system of a train system po. So, in terms of safety features po, malaki rin hong pinagkaiba. Yung preno ho nung saraw na jeep, mano-mano, di ba ho? Yes. Ito po, ang train na tatayo ho natin, may signaling system po. Pag may na-detect po siya na peligro sa relays po, kahit hindi ho pumreno, magpreno ang operator, siya mismo sarili pagpre-preno. Parang magbabago sasakyan ho natin na kung hindi na ho pagpreno ang driver dahil nakatingin siya sa kanyang cellphone o may kausap siya at hindi niya nakita yung sarap niya, babangga na pala siya. Hindi ba yung mga bagong sasakyan ngayon, automatic, pre-preno sila magsarili. Ganun yung train system na tinatayo natin. So, maiiwasan natin yung mga tinatawag na kolisyon o banggaan. So, may iwasan natin ang aksidente. Ngayon, GM, yung halimbawa yung Valenzuela o Malabon to Clark, ilang istasyon yun? Marami po ito. Ngayon, dun ho sa Valenzuela po, meron po dalawang istasyon talaga ho dyan. Isang Clark to Calamba na istasyon saka isang subway naman po. Yung Caloocan naman po, meron po tayong isang istasyon. Pagkatapos po dyan ay Solis na between, that is the boundary between Manila and Caloocan. So yung halimbawa, pagsakay sa isang istasyon, dire-diretso na yon, parang express. Dugtong po ito, yung ginagawa ho natin, dugtong po ito sa subway.
dugtong po ito sa line 1, dugtong sa line 2, dugtong sa line 3. So, ibig sabihin, no, tatawid-tawid na lang po tayo ng istasyon po o ng linya. Kapag may papasok, may pupuntahan po tayo sa Metro Manila, nagaling tayo Karating Provincia po. Okay. Nako, ako excited ako dyan. Dahil actually, hindi sa pagganun to, pero tagal ko na sinasabi. Napakahalaga. Napakahalaga na ma-develop yung ating train system. Yung ating bilang bahagi ng public transport system. Napakalaking bagay na magagawa nito sa ating ekonomiya, sa ating pangaraw-araw na kabuhayan, yung convenience ba, napakahalaga na ma-rehabilitate talaga at mapaganda yung ating public transport system, including itong ating train system. Naku, sayang, wala na tayong oras. Maraming salamat, GM Regino, sa panahon na binigay niyo po sa amin dito sa Umaga DS Report. Maraming salamat din po sa ating lahat, sa inyong pagdinig po sa aming paliwanag po. Si Jeremy Regino,